lubhang kasiyahan. Si Herodes at ang kanyang mga panauhin. Kaya bahagi yun na kung saan ay naipangako ni Herod na ibibigay niya kay Salome anuman ang kanyang hingin kahit na ang kalahati ng kanyang kaharian. Hindi ko sinabi kung anong sayaw dito. No? Ano kaya yun? No? Nagtambing-tambing kaya yun? No? Nagsirko? No? Bahagi yun na kung saan ay pagkakataon na nabighani. Ganun na naman yung kanilang kasiyahan gawa ng sayaw na ibinigay ni Salome. Kaya ano nangyari? Ay, napangako tuloy si Herod na ibibigay ang kalahati ng kanyang kaharian. Well, isa po yung maliwanag na nakikita natin na si Herod o si Herodes ay hinayaan niya na siya ay magumon sa kasiyahan ng daigdig na ito. Alam niyo, kapag tayo ay nagugumon sa kasiyahan ng daigdig na ito, no? Ay nakakalimutan na natin yung ibang mga mahalagang bagay. No? Ito po minsan, nakita natin, no? Mayroong nagugumon sa computer. Kapag kayo ay nagugumon sa computer, kamusin, hindi mo na nakakalimutan, kamusin, hindi mo na naalala. No? Hindi ka na pala kumakain. Hindi na pala kumakain. No? Yung mga nagugumon ng Dota, ng COC. Kumisan, hindi mo alam, hindi ka na nakagawa ng iyong assignment. Kasi bakit? Nakatutok ka doon sa computer. Iba naman, kumisan, sa music. Hindi nila nalalaman, no? Pakinig sila ng pakinig ng music. Hindi nila alam na kung saan yung lumilipas na yung oras. Nakalimutan na nila yung kanilang mahalagang mga gawain. Pagamat alam, alam naman natin na kinakailangan nating mag-aral. Kinakailangan nating ayusin yung ating buhay. Ganun din kung isa mo si Herodes. Alam niya na hindi siya dapat makiapin sa kanyang, sa asawa ng kanyang kapatid. In general, alam niyang bawal ang makiapin. Medyo may pagka-dramatic lang sapagkat yung babae na kinuha niya ay yung asawa ng kanyang kapatid. Ano na yung tawag natin doon sa asawa ng kapatid? Hipag. No? So, hipag niya mismo. No? Yung kinakasama niya. Alam niyo yun. No? Alam niyo yun. Na bahagi yun na kung saan. Kaya lamang, sabi na ako natin, kapag na gumon tayo sa kaligayahan ng daigdig na ito, ay makakalimutan natin ang ilang mga bagay na dapat natin pag-uulan ng pansin. Kaya, anong ginawa rin po ni Herodias? Nautang rin si Herodias. Nakita niya yung kainahan ni Herodes. Kaya ginamit ni Herodias ang kainahan ni Herodes para magtagumpay siya sa pagpatay kay San Juan Bautista. Gagamitin ng mga tao yung ating kahinaan para mo tayo ay lalong lumulon sa ating pagiging kasalanan. Yung kasi yung pamamaraan. Kaya nga, kalimitan na ako, sabi na ako sa banal ng kasulatan, kalimitan na nagiging pitfall, na kalimitan ang nagiging patibong. Alam niyo ba yung patibong? Alam niyo yung patibong?
Ha? Mga, ano yung patibong? Alam niyo ba yung patibong? Ha? Yung trap. Yung trap. Yung tinatap. Wala naman kung sino siya doon. Ginagamit dito yung sabi. Tinatrap kayo para hindi na kayo makaalis sa sitwasyon na kinabibilangan mo. Tinatrap kayo na mapasunod kayo doon sa kagustuhan ng iba kahit masama. Kasi bakit? Kasi maliwanag na nakung saan ay hindi kayo ito katutukod sa panyaya ng kanyang ibinibigay. Kasi alam niya yung kahinaan nito. At kalimitan ay pinapahayag po rito ay yung kahinaan ng kaligayahan ng katawan. Ano yun? Pwede sabi na natin, kayamanan, pakikiapin, sex, ano pa yun? Karangyaan. Magiging po tawagin natin yung kaligayahan. Tulad naman po ng kalimitan na naging trap sa atin, hindi natin alam, ano? Yung paglaro natin ng computer, yung panahon na inilalaga natin kung isang doon. Natutrap na tayo. Kaya mo, nahirapan na tayo makalis. Ganun din po kumisan. Yung mga na-trap sa ipinagbabawal na gamot. Niluluro ka muna. Ikaw ay kumutukso. Pinapatikim. Pero later on, hindi ka na makaalis. Kasi bakit? Kasi ikaw ay itinuturing na nahuli sa bitag na ginawa ni Satanas sa atin. Kaya po may mga Herodias na gumagawa ng bitag sa atin para nang sa ganun ay tayo ay patuloy na malulod sa ating pagiging makasalanan. Ay pag-ingatan natin. Pag-ingatan natin. Na makatulad tayo sa ipinakita po ni Juan Bautista. Ano yung pinakita ni Juan Bautista? Nanatili siya. Nanatili siya sa kanyang kinalalagyan. Hindi siya natinag. Hindi po yung bahagi ng ating mga martir na ipinagdiriwang ngayon. Si San Pablo Miki, si San Pedro Bautista. So, ito po yung mga banal, mga martir. Katulad ni San Pedro Calusot. Katulad po ni San Lorenzo Ruiz. Na natili matatag. Bahagi ko, no? Na ipinakita, katulad po ni Santa Teresita, no? Ng Batang si Jesus, na nakita niya, no? Nakikita nila yung patuloy na paglaban sa kung tawagin na po natin ay pita ng laman, sa paanyaya ng makamundong pamumuhay. No? Para po kayo sa Santa Teresita ng Batang si Jesus, no? Ay napakalaga rin po yung papala yung pinakita ito sa pamagitan ng panalangin. Kalimitan po, kahit na si Juan Bautista, kahit na po yung mga martir. At pangalawa ay sakripisyo. Yung elemento ng sakripisyo. Na ano, ay di, mag-aaral muna ako ngayon. Kasi mayroong exam bukas. Isasakripisyo ko muna yung pagustuhan ko kahit na ako ay adik na ako sa paglalaro ng computer. No? Kahit na gusto ko ng tumira doon sa Dota, hindi kaya sa CCOC, ay hindi isang tabi ko yung bakit kinakailangan kong mag-review. Kasi kinakailangan kong mag-aral. Mahalaga yung aking kinabukasan. At yun ay magagawa lamang ng mga tao marunong mag-sacrifice. Kaya kung siguro narinig natin ay practice makes perfect. So kung pinapractice nila ang panagi ay Dota, ay doon na kayo ay perfect.
So, titingnan natin. Titingnan natin kung saan ang bahay. Hindi naman o inaalis. Hindi naman o inaalis ang simbahan na tayo ay lumigaya sa mga makamundong dulot ng kaligayahan. Hindi naman sinasabi ng simbahan na hindi ka pwedeng lumigaya na ikaw ay gagamit ng computer. Hindi. Kailangan o. Ay, ang tawag natin ay in moderation. Moderated. May panahon na ilalaan ka dyan. Kinakailangan mo rin mag-aral. Kinakailangan mo rin kumain sa tamang oras. Kinakailangan mo rin matulog ng sapat na oras. Kasi kapag nagko-computer na, kumisan, di mo alam, no? Alas 12 na pala, no? Madaling araw na, no? So, bahagi. Kaya napangalaga po ng elemento na makita po natin, no? Pag-sakripisyo. Matuto tayong mag-sakripisyo. Ialay natin yung sarapan ng buong ni Kapag. No? Alam niyo, yung pamamaraan ay pinakita po ni Santa Teresita ng Batang sa Jesus, no? Yung pangalan na ginagamit ng inyong eskwelahan, St. Teresa the Child Jesus, ay nakita po natin sa kanyang patuloy na panalangin sa pamamagitan ng panahon ng katahimikan at sa pamamagitan din po ng mga maliliit na sakripisyo. Maliliit na sakripisyo. So kaya po, halimbawa, ano, sa inyong sa inyong mismong pagkilos. Malita ninyo na nagtetempt kayo na mag-computer o mag-daro. No? Anong sasabihin ninyo? No? Panginoon, inialay ko po ito. Inialay ko ito katulad ni St. Teresa of the Child Jesus. Para saan? Para sa atin na kinabukasan. Iyalay natin sa Diyos. Katulad ni San Juan Bautista na nag-alay ng kanyang talagang buhay. Siya'y pinugutan ng ulo. Hindi naman tayo pinugutan ng ulo. Para sa pagsakatuparan natin ngayon ng ating pananampalataya. But we need to offer sacrifices na makadulot sa panahon ng ating pagkilos. Kaya po, sapagkat sa kapag ang tao ay hindi nasanay na magbigay ng sakripisyo para sa iba, at hinayaan niya siya ay magumon sa kasalanan, ano ang mangyayari? Magiging magulo. Maging magulo po yung ibu ng ating ginagalawan. At ito yung nakikita natin ngayon sa dating nito. Bakit nagugulo ba yung ibu ng ating ginagalawan? Kasi makita po natin, no? Na may mga tao na hirati sa pangungurako. No? May mga tao na hirati sa pangungurako. Nasanay na sila na ang kanilang buhay ay mangurako. No? Kaya anong nangyari? Ang nagkakaroon ng problema ay yung ating pamayanan. Kasi yun ang kanilang nakasanayan. Hindi sila marunong magsakripisyo at magkapag-unawa. Hindi, ito para sa bayan. Ito lang palagi. Para sa aking sarili. Kaya po, lumalabas po, lahat ng kasalanan ay yung pinag-aawakan. Pagiging makasarili. Lahat ay para sa sarili. Kabaligtaran po ng paanyaya ng Ama na tayo ay patuloy na magbahagi para sa ikalutubuti ng ating lipunan. At ito ay magagawa lamang natin sa dalawang bagay na ito. Panalangin at pagsasakripisyo. Sana po makagawa tayo ng mga pamamaraan, no? Na masabi natin everyday. No? Ito, kahit na kayo pumulot ng balat ng candy. Sacrifice yun, no? And then, hindi naman ba sa pulutin ninyo, ginagay ninyo sa trash bin, no? Anong ginagawin ninyo? Sabihin nyo mismo sa inyong sarili, no? Sige, ibutura na yung puso.
Panginoon, hinihalay ko ito. Para po sa mga tao na nailangan ng panalangin. So, doble po yung may bibigay ng tulong. At yun ay itinuturo po sa atin ng mga martir, ng mga banal, katulad po ni Santa Teresita ng Batang si Jesus. Patuloy natin ang panalangin yung mga bagay na ito na rin, ang kahalagahan ng panalangin at pagsasakripisyo. At pangingitawan natin, kapag nasanay tayo sa panalangin at pagsasakripisyo, makakatulad natin si Juan Bautista. Pag hindi kayo masanay sa panalangin at sakripisyo, either na kayo ay maging kamukha ni Herodias o maging kamukha ni Herod. So, tingnan mo natin na kung saan ay makikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay na ito yung panyayan na ibinibigay sa atin ng buong nakapan. Tinuturuan tayo ngayon sa araw na ito na huwag nating hayaan na tayo ay matrap sa isang sitwasyon sapagkat nahirati tayo. Nahirati tayo. Nasanay tayo sa pagiging makamundo ng ating mga pagkilos sa daigdig na ito. Sitayo na po ang lahat. Magsiubo na tayo para manatiling tumahimik, no? At maging bahagi yun ang ating manamnam, yung ating ibanghelyo at yung ating humilya.